Good day, my friends. Please be informed na itong TBG channel na ito ay wala pong ads dahil may violation. Kaya ang ginawa ko, nag-create ako ng panibagong channel, TBSTG, para darating panahon na ma-monetize naman ang aking vlogging journey. So, I am asking our subscribers sa channel na ito, lipat na lang kayo sa bagong TSG channel. Ang kikitain ng bagong channel ay hindi para sa akin, kundi para sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid sa Mindanao, mga katutubo at mga Muslim people groups. So, ang link ng bagong channel ay ilagay ko sa description sa video ito. I-click nyo lang para makasubscribe. Salamat po. Magandang tanghali, mga kaibigan. Nagsasaya ngayon ang kampo ng mga kakamping Dilawan dahil for the first time, nanalo si Nanay Leni sa isang survey. Okay? At I'm sure ito, pag malaman ito ng mga loyalists, nako, ma-stress na naman sila. Okay, huwag muna kayo ma-stress. Ito ha. Ang survey, ginawa ng Catholic Education Association of the Philippines. Okay? Buong Pilipinas yan, ng mga Catholic schools. Ang survey, ginanap from January 24 to February 4. So, bago lang. Okay. So, bago ko sabihin ang resulta, tingnan muna natin ang kaninong teritoryo ang mga Catholic schools. Okay. Kay BBM o kay Leni? Of course, yellow, pink territory ito. Okay? So, dahil teritoryo ng yellow, ng pink, expected na mananalo si Leni and it should be landslide, avalanche. Dapat ganun ang pagkapanalo. Eh, pagkapanalo ni Nanay Leni, ang liit. Ang nakuha niya is only 52%, samantalang si BBM naka 25 pa. Kaya, huwag muna kayong mag-celebrate, mga kapatid, sa Yellow Pink Brigade. Dahil mismong teritoryo ni Leni, ang liit yung 52%. Okay, bakit naliliitan ako? Sarili mong teritoryo? Bakit teritoryo ni Nanay Leni ang mga Catholic schools? Hindi naman may pagkaila mo. Lapa noong 1986 hanggang ngayon, ang hindi salat ah, karamihan mga obispo, pare, madre, sinisira, dinidemonize si President Marcos, of course, pati si BBM. After all this demonizing years, nakakuha pa si Marcos ng 25%. That is something. Ako, I'm rejoicing. Why? Ibig sabihin, maliit, mahina ang influensya ng mga pare, madre, kaobispuhan sa mga estudyante nila, sa mga faculty nila. Kasi meron pang bumoto na 25%. Ibig sabihin, sa 100 na voters doon sa mga eskwelahan, nakakuha pa ng 25 votes si BBM, 52 lang si ano, ganun. Ang hinang influence yan. Mahina talaga kayo. I'm not against Catholic institutions. Ang wife ko, mula sa kinder hanggang high school, ilang years yan. Doon siya sa Catholic school sa bayan namin sa Tubao, La Union. Mga madre. Kailang nung panahon yun, maayos pa ang mga pari, mga madre, hindi nakikisaw-saw sa politika. Kaya ang akong wife, very disciplined, utang namin yan sa mga madre. Yung pari doon sa Tubao, La Union, foreigner, taga Belgium. Very sincere, talagang maka-Diyos, talagang sinusunod niya ang Panginoong Hesus. Nag-establish siya doon ng credit cooperative, na lumago ng gusto, natulungan ang mga tao. Yun ang pare. Yun ang madre, nagtuturo ng magandang asal sa aking misis
Kaya naipasa niya sa aking mga anak. Pati ako nga eh, naipasa niya sa akin dahil ako lumaki, walang aral ng mga pari Madrid. Batang kali ako noong una, nakulong. So ngayon, tinuturuan ako ng aking misis, utang ko yun sa mga pari at Madrid sa Catholic school. Okay? Klaruhin natin. But sad to say, mula nung panahon ni President Marcos hanggang ngayon, karamihang Catholic school sinisira si President Marcos, sinisira si BBM. Meron nga akong subscriber, sabi niya, sir, teacher ako sa isang Catholic school. Ang daming mga pink tarpaulin dito sa eskwela namin, and they are convincing the students, the teachers to vote for Lenny. Talagang garapalan na ito, mga pari at madre nagkakampanya kay Lenny. Okay lang yun. No problem. That's part of democracy. Kaya lang, napakaliit yung inyong influence. Okay. Ang talagang malakas kung teritoryo mo, ito. Okay, I will re-upload nung siguro mga July or August. Nagsisimula pa akong mag-kalisurvey. Nag-survey ako dito sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Ano yung Patag? Barangay na ngayon. Kailang nung una, ano yan? Philippine Army Tactical Air Group. Kampo ito, Camp Evangelista na ngayon. Home of the 4th Infantry Division. Dito ako lumaki sa aking career. So, ang nandito, active na mga sundalo, mga retired, and mga civilians, kakaibigan ng mga sundalo. Sige, tingnan natin kaninong teritoryo ang Barangay Patag. Tingnan nyo kung gaano kalakas ang may-ari nitong teritoryo. I-compare natin mamaya kay Nanay Lenny na teritoryo niya ang mga Catholic schools na napakaliit ang kanyang porsyento. Panorin muna natin ito. Magandang tanghali mga kaibigan. Ito, nandito ako ngayon sa Cagayan de Oro. At salamat sa Diyos at mayroon akong cameraman. At natulungan niya ako gumawa ng magandang tallyboard with pictures. Pupunta kami mamaya sa Barangay Patag, Cagayan de Oro para doon mag-kalisurvey. So ipapakilala ko sa iyo itong volunteer na cameraman. Okay mga kaibigan, ito na po ang aking volunteer cameraman. Medyo guwapo. Dong, ang sa'yo ngalan mo? Ako po si Wilfred Rungan, taga Salvation, Bayugan City, Agusan del Sur, 24 years old, single. Yun, single. Oh, bakit ka nag-volunteer na magiging cameraman ko? Gusto kitang tulungan, sir, kasi dahil nakakaawa ka, sir, dahil wala kang cameraman. Oh, may inaasan ka bang sweldo sa akin? Wala, sir. Hindi, sir. Okay ka lang ba na pakainin lang kita? Yes, sir. Okay lang, sir. Okay, salamat. Let's go to Barangay Patag. Mag-survey. Ha? Let's go, sir. Oh, ito na. Nandito na kami sa Barangay Patag. Po na kalisurvey namin, porsyon ng bayan. Sa mga kandidato ng pagka-presidente, sino ang gusto niyong gutuan kung eleksyon ako? Bungbong Marcos na lang, sir. Okay, bakit Bungbong Marcos? Kasi mataas na ang karanasan sa ano niya, ama niya, saka yun si Bungbong, ano siya, parang popular na sa buong Mindanao, saka Pilipinas. Okay, Dai, ikaw, na kay napilihan? Ha? Okay, undecided. Okay, salamat. Thank you. Okay, maayong hapon. Maayong hapon, sir. Nagahimok ko survey para sa pulso ng bayan. Ireng unom ka kandidato pagka presidente. Kinsa may inyong gusto? Okay, ikaw, isa-isa lang. Marcos, sir. Marcos. Isa, ikaw. Marcos. Marco. Bibihin tayo, lahat. Marcos. Okay? Okay. So, para makita lang. Marcos, sir. Marcos. Bibihin, sir. Marcos. Marcos. Bibihin, sir. Okay, BBM. Marcos, sir. Marco. Nakaputar ka na? Wala ka. Marcos, pinatar na, sir. Okay, ikaw. Marco. Marcos, sir. Marco. Ito, Tom. Tapos na po. Ay, tapos na. Salamat sa inyong tuwag, ha? Oh, bakit Marcos? Sir. Para makatuloy yung kaganapan sa ating bayan, sir. Kagaya ng ama niya. Okay, kagaya ng presidente Marcos.
Salamat. Survey ng kali survey lang sa anim na kandidato pagka presidente, sino ba ang inyong gusto? Marcos sir. Marcos. Ikaw Marcos sir. Bakit Marcos? Pareha lang ko magi ni Juan ni Duterte. Okay, dahil pareha sila ni Duterte. Salamat. Na main mo pon. Survey lang para sa pagka presidente. Yan sa inyong gusto. Okay. Marcos, ito? Marcos, sir. Same, sir. Marcos, Marcos, bakit? Para may pagbabago naman, sir, na pang. Okay, para sa pagbabago. Salamat. Okay, skip nyo din ito. Ngayong hapon, ito, survey lang para sa election. Sino ang gusto niya sa anim na kandidato pagka-presidente? Bongbong Marcos, sir. Okay, so sa iyo is Marcos, sa iyo? Marcos, sir. Marcos, sir. Marcos, kayo mo daw. Ha? Okay, Marcos. Marcos, okay. Bakit Marcos? Gazer o ulan ang Pilipinas pag sinang presidente. Okay. Salamat ha. Gazer. Kapatid, sino sa aning kandidato ang gusto niyo? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ikaw. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ikaw. Bongbong Marcos. Okay, bakit Bongbong Marcos? Pareha lang sila mga kwan sir, mga pamahagi ni President Duterte sir. Okay, salamat ha. Sige sir. Iho, kasama mo, special interview. Sir, thank you. Atin ko kumang sa interview. Ako si Retired General Macanas. Kalingawan ko lang sa aking YouTube channel. Ito na yung unong kakandidato pagka presidente. Isa man ang inyong gusto. Marcos sir. Na nakare ko na. Yes sir. Ha? Ready na to sir. Ito ang late oh. Balik to. Ganyan, tignan mo. Yo, mayang hapon. Sorry lang. Dahil sa pulso ng bayan, sa unang kakandidato pagka presidente. Sinsa man ang gusto? Ang gusto ko sir, ito si Bongbong Marcos sir. Okay, bakit Bongbong Marcos? Sa napag-alaman ko sir, mabuting tao ito si Bongbong Marcos sir at saka ang magkakampi sila ng Duterte sir. Okay, salamat ha. Yes sir. Ngayong hapon, sorry lang. Sorry, mayroon sa pagka kandidato ng presidente. Sa unang kakandidato, yun sa man ang inyong gusto? Si Bongbong Marcos. Bongbong. Bakit Bongbong? Okay. Salamat. Okay. Dahil sa kanyang amahan. Salamat. Okay, maayong hapon. Padisturbo ka dali. Anim na kandidato pagka presidente. Sino ang gusto nyo? Bongbong Marcos. Bongbong. Sa so, dalawa kayong bongbong. Yes, naku, nakalimutan ko yung pangbadlist ko. Bakit bongbong? Bakit? Bilang na po. Bilang. Okay, salamat. So, i-badlist ko na lang dyan. Ngayon hapon, padisturbo ka dali. Sir, bilang, sa anim na kandidato, kinsa man ang inyong gusto? Ito, Bongbong. Okay, sa'yo, misis. Ayoko. Sige, hayo lang. Yung boses mo lang. Marinig lang yung boses mo. Sino? Si Kanigyapon. Bongbong. Okay, bakit Bongbong? Bakit Bongbong? Kwan sir, may panibagong kwan sa Bongbong. Ano? Naiba sa papa niya. Okay, salamat! Ikaw naman. Sino ang gusto mo dyan sa anim na kandidato ng pagka-presidente? Si Bongbong. Okay, bakit Bongbong? Dahil meron siyang paninindigan. Paninindigan. Salamat. Ayong hapon, sorbi lang sa pagka-presidente. Hello, Kapila. Sige, pwede. Sino ang gusto nyong iboto sa anin? Marcos. Okay. Bakit po Marcos? Ha? Bakit Marcos? Deserve niya. Deserve niya. Salamat po. Guy, sinsa man sa unong kakandidato pagka-presidente ang imong gusto? Sa unong? Oh, sa unong. Kung mabutar ka na karon, kinsa imong butar? Bongbong. Bongbong. Bakit si Bongbong? Kuan nang gud siya kanang gitan sa iyang ginikanan na imo magong presidente. Okay. So dahil daw sa kanya
Kapon, pati-sorbo kadali lang ha. Yes, sir. Nag-sorbi ko, pulso ng bayan, sa unom ka kandidato pagka-presidente. Kinsa man ang inyong gusto? Marcos, sir. Marcos, sir. Ha? Marcos, ikaw lang. Marcos, sir. Marcos, ikaw lang. Okay, bakit Marcos? Malakas si Marcos ngayon, sir. Daming mga usap-usapan sa akin, Marcos. Okay, so salamat sa inyong mga sagot. Hapon. Nag-sorbi lang ko sa unom kakandidato pagka-presidente. Sino ang gusto nyong ibutos kung eleksyon na karon? Bongbong, sir. Okay, isa-isa lang ha. Ikaw? Bongbong, sir. Bongbong. Okay, ikaw? Bongbong. Bongbong. Ikaw? Bongbong. Solid bongbong, sir. BBM tayo, sir. BBM. Bongbong pa rin. Okay. Bantayan niyo yung nakaputar o hindi ha, baka para walang madubli-dubli. Nakaw ng dili, bongbong sir. Bongbong sir. Bongbong. Bongbong sir. Bongbong. Bongbong sir. Bongbong. 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 Okay, sino pang hindi nakaputar dyan? Okay, Kalye! Sabi na may. BBM! BBM, sir. BBM! BBM, sir. BBM, para may record lahat. Kumara? Okay, last na tanong. Bakit si BBM? Isa lang ang sumagot. Bakit si BBM? Ito sir, sir. Sino? Meron din. Hindi sayo mo lang. Bakit si BBM? Bakit si BBM ang gusto nyo? Bakit? Kasi sa salita natin dyan sa iyahang pamilya sir, kuha na daan ba na murang nanay iyahang mga ideya gikan sa iyahang kamahal. Okay. Sige, Itagalog ko. Dahil daw sa kanyang pamilya, si dating Presidente Marcos, may idea na siya kung paano magpatakbo. Yes, sir. Tama ba yun? Yes, sir. Tama, sir. Okay. Salamat sa inyo lahat. Ito pa, sir. Ito pa, sir. Bangunutin. Okay, sino ba yung hindi nakabutan? Okay. Itong. Sa kung eleksyon ka ron, kinsa man ang butuhan mo sa anim na kandidato? No, sir. Tunog na eleksyon. Tunog? Tayo, sino ba hindi nakabutan? Tapos na po, sir. Tapos na? Okay. Yung siya, sir. Ito pa, sir. Okay, may gusto ba? Pakialin mo. Wala. Sige, salamat! Okay, maayong hapon, pa-disturbo lang. Natay, unong kakandidato pagka-presidente. Sino ang gusto nyo? Moreno, Robredo, Ping Lacson, Pacquiao, De La Rosa, Bongbong Marcos. Sino ang gusto? Okay, isa-isa lang. Marcos. Kayo Marcos. 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 Kayo. Marcos. Eres na rin din mag-upan. Marcos. Okay, tanong lang. Bakit si Marcos? Bakit si Marcos? Gusto daw nilang plataforma ni Bongbong. Correct? Ngayong hapon, sa unom kakandidato pagka-presidente, kinsa may inyong gusto? Marcos. Kayo po? Marcos eh. Okay. Marcos. Bakit Marcos? Manda naman yung pag-gobyerno natin. Okay. Salamat po. Ngayong hapon, Brad. Sa unom kakandidato pagka-presidente, kinsa may inyong gusto? Kaya sa Bongbong. Bakit Bongbong? Balik ko po na ito ang kayo po, sa anim na kandidato pagka-presidente, sino ang gusto niya? Ha? Bongbong pa rin. Okay. Salamat. Yes, sir. Kayo po, Day. Sa anim na kandidato ng pagka-presidente, sino ang gusto niya? Okay. Bakit Bongbong? Maganda si Don siya magdala. Mas maganda kita. Salamat. Master, sa anim na kandidato pagka-presidente, sino ang gusto niya? Robredo. Robredo. Ay, salamat. At may nag-Robredo rin. Sino pa bang hindi na? Kayo po. Sa anim na kandidato, sino ang gusto ninyo? Isko Moreno. Wow! Isko Moreno. Salamat. Kayo po. Sino ang gusto ninyo? Ay, ito nga, Phil. Ayan, sa inyo. Sabi lang po sa pagka-presidente.
Bongbong. Yun, super na. Okay, salamat. Unom ka kandidato to pagka-presidente, asa man ang ito? Okay, Manny Pacquiao. Bakit Manny Pacquiao? Pobre. Salamat. Okay, tapusin na natin ang survey dito sa Barangay Patag. Total respondents is 75. So, dito kay Marcos, bilangin natin ha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 72. Votes out of 75. Kay De La Rosa, makita nyo naman, is 0. Kay Manny Pacquiao, isa. Kay Lacson, 0. Robredo, isa. Isko Moreno, isa. So percentage wise, halos 95% ang kay Marcos, hindi ko na na-compute, and all the rest, wala, yun na po. So salamat po sa inyong panunod. Okay, so that was mga July. Nagsisimula pala akong Kalye Vlogger, wala pang akong cameraman nung una. Mabuti, may nag-volunteer, kaya ito yung first na Kalye Survey ko na may cameraman ako. So, ang mga sinormi namin, karamihan yan, mga retired, mga families ng mga soldiers, at yung mga aplikante, soldier applicants. Hindi ako nag-interview as much as possible ng active soldiers or policemen kasi bawal sa kanila. They should remain neutral. But alam ko kung ano ang puso, sino ang gusto ng mga active policemen o military. Okay? So, 75 respondents na tinanong, ilan kay BBM? 72. That's 96%. So, yung 4%, isa kay Lenny, isa kay Isko, isa kay Bato. Siro nga si General Lacson eh. Itong camp, ibang ilista itong patang, may mga police units ito. Walang may gusto kay General Lacson. Ganun po ang teritoryo. Kaya, huwag kayong mabahala mga kapaku loyalist na nanguna si Nanay Lenny 52%. Normal yan, teritoryo nila. Huwag kayong masyadong magsaya mga kapatid namin sa kakamping ka Yellow Brigade dahil ang hina ng inyong ano. Mga minamahal naming pare, mga madre, obispo, campaign pa more. Yeah, this is democracy. I challenge you, campaign pa more. Postahan tayo kung gusto nyo eh. Sweldo, pension ko ng isang buwan. Hindi ko na lang sabihin kung magkano. Iposta ko, pag nanalo kayo, pag nanalo ako, kalahati lang ang ibabayad nyo sa akin. Pag nanalo si Lenny, bigay ko sa inyo lahat ang buong pension, two-star general. Sige nga, kagatin ninyo kung talagang malakas si Nanay Lenny. Okay, so, yan lang po. Marcos Loyalist, don't worry. That's a very, isang survey lang yan eh. Catholic schools, understandable. Yung mga survey ng six firms, SWS, Polos Asia, Lilo, Manila Bulletin, RMN, ano pa yung isa, Tangerine. Nangunguna palagi ang ating BBM. Kalye survey lalo na, nangunguna ang ating BBM. Kaya, insignificant yung panalo ni Nanay Lenny sa Catholic Education Association of the Philippines. Okay po ba? Okay, see you sa next video.